pagkapasok lang na balita, mismong si Pangulong BBM nagulat. Ito'y nang biglang may tawaging traitor na senador sa Pangulo ng Pilipinas. Batay sa mga nagsidatingan na balita, bistadong may traitor na senador sa gobyerno ng Pilipinas. Matapos mabilis na kumalat ang tila katraidoran sa Pilipinas. Batay pa kay Senator JB Ejercito, bistadong destabilization plan ang ginagawa ng mga pro-China sa gobyerno dahil kumakampi pa sila sa China kahit kontra na Pangulo, kaya kailangan silang matanggal lahat ng gustong pag-away-awayin mga Pilipino. Kung normal kang Pilipino, hindi ka kakampi sa China dahil binubuli tayo, kinukuha ng teritoryo natin eh. Believe din ako sa kanila, di ba? Di ba? Wala nang mas malala pa sa mga taong kaya mong pag-ibenta yung bayan mo para sa iba. So kung sila maging pro-China, bahala sila. No? Ayoko maging trader sa sariling bayan. Titindigan ko to, hindi po ako natatakot sa kanila. No? Kasi pinakamasakit yung ibenta mo yung kaluluwa mo doon sa kalaban natin sa ibang bansa, di ba? And I will choose to stand by my country kahit na tayo dihado, tayo paglalaban natin to. The sad thing about it is that this might be part of a destabilization. So sinimulan kay Speaker Romualdez, sumunod kay I will choose to be quiet, but again we were elected by the people to do what is right. And in reality, what is right is not always politically correct. Talaga magam. But ako, I am still confident that majority of Filipino people do not want what China is doing to us. Ako, naniniwala pa rin doon. So that's why ako, titindigan ko to. Hindi po ako natatakot sa kanila. No, kasi sabi ko nga, ang pinakamasakit yung ibenta mo yung kaluluwa mo doon sa kalaban natin sa ibang bansa, di ba? And I will choose to stand by my country kahit na tayo dihado. Tayo paglalaban natin, this is our sole duty, not only sa public official, as a citizen, we have to fight for our country, our sovereignty, and protect our territorial integrity at all costs. So, minsan nakikipag-ano na lang ako kasi minsan, naglalaro na lang ako, hindi man sa naglalaro, pero minsan, it's already flimsy, no? Reasoning. Panay cut and paste na nga eh, di ba? Na pinalabas siya ni Commodore J. Tariela. The sad thing about it is that this might be part of a destabilization plan, no? Hindi po malayo because we have that conflict in West Philippine Sea. So para po mawala yung attention doon, guguluhin tayo dito internally, mag-aaway-away tayo. Kaya nga ang appeal ko, even to those people who are pro-China, isipin nyo naman yung bansa natin, di ba? We will never be able to progress and move forward sa dami ng problema na nabanggit ko kanina that needs our attention. Dapat magkaisa tayo dito muna and be united as a people. So again, hindi naman tayo back down because I know what I'm fighting for is what is right. Kasi pinaglalaban po natin teritoryo natin, pinaglalaban natin bansa natin. So kung sila maging pro-China, bahala sila. No? Ayoko maging traitor sa sariling bayan. Well, di malayo. As I mentioned earlier, because of the situation in the West Philippine Sea. So, yung external natin, so that yung magkaroon tayo ng attention dito sa, kumbaga, mapunta yung attention dito sa internal, sa ginagawa nilang disturb efforts, it's not far-fetched that they are funded. Kasi bigla na lang, pro-China sila, na talagang napakahirap ilaban ng posisyon nila, pero talagang believe din ako sa kanila, di ba? Di ba? Wala nang mas malala pa. Sabi ko, wala nang mas malala pa doon sinabi ko sa mga taong kaya mong pag-ibenta yung bayan mo para sa iba if you will have that problem. So, yun ang pakiusap ko. I'm calling for a ceasefire muna on hostilities on the different political groups and let us work together. No? Kasi ang dami talagang problema. It will be difficult for us to be able to surpass all of these challenges kung ganito kaaga pa lang, nagbabakbaka na tayo. So sir, specifically, na-address niyo yung panawagan to stop early political bickerings kina Pangulo at Vice President? Yes, of course, the different followers also, party. Kaya nga sana, yung unity team. Hindi ako part niyan, pero I'm hoping na i-carry po nila yan because we can only achieve and surmount a lot of problems and challenges pag nagkakaisa tayo. Ako, again, on record, I'm not part of that, but they were elected by the people. The president was given that overwhelming mandate. The vice president, likewise, was given that overwhelming mandate. And it will be good if the two leaders of the country will be together. That's good for political stability. And we will have a better chance of
of solving a lot of our problems and challenges kung magkasama po sila. Eh, parang ilang, you know, ilang presidente, vice presidente na ang hindi magkagrupo. Nagsimula pa sa President Erap hanggang ngayon, it was not good eh, di ba? For the political stability and economic stability. So, it will be good to have harmony so that we can fix a lot of problems. Ako nananawagan na talagang sana tigil muna natin politika. Mahirap talagang mag-move forward while we have all of these political bickerings ongoing. Oh, both sides. No? I'm not siding with anyone. But syempre, as a citizen, as a public official, sometimes I get frustrated that we are discussing a lot of things, trying to find solutions on different programs. Pero kung merong political bickerings ng ganito, it will all go to waste. Eh, diba? Parang ang hirap talaga mag-move forward while there is political instability. Kung normal kang Pilipino, hindi kakakampi sa China dahil binubuli tayo, kinukuha ng teritoryo natin. Eh. So that's why I suspect, kasi kung babasahin mo yung kanilang narrative, halos pare-pareho. Yung ang pinalabas ni Commodore J. Petariera, cut and paste na eh. Mukhang tinamad ng sumulat. Ito yung narrative, talagang kinat and paste na, sunod-sunod. That I cannot, sabi ko nga, yung political bickerings, yung atake sa akin politically, that I can take. What I cannot stomach is Filipinos who will side with a bully and an aggressor like China. Yun ang hindi ko talaga masikmura. Kaya, sige na, sabi lang, umanda ka sa susunod na eleksyon, okay lang. Basta alam ko, pinaglalaban ko yung tama eh. And I was elected by the people to do what is right. So, again, I will never back down, no? Because I know that we are in the right position in fighting for our sovereignty and our country. Sir, don't you think na isa sa naka-convince din sa kanila kung bakit halos iisa yung narrative, yung narinig natin the past 6 years coming from our president din na sinasabi, pag lumaban tayo, pag pumalag tayo, gegerahin tayo, mapupulbos tayo? Well, yan yung kanilang linya eh, na kami raw, pag hindi dahil pro-China, baka Amerikano raw kami at gusto raw namin ng gera, sila ayaw nila sa pamilya. Hindi po ganun. We are just standing up for what is right and protecting our territory. Eh, kinukuha na po yung lupa niyo. For example, hahayaan niyo na lang ba? Diba? Hindi po. And just I want to be clear also that most of these people are influencers, no? Identified with the former administration. No? But ako po, with President Duterte, I have to be clear, wala ho kaming away. I respect him. I was the one who defended most of the infra and the transport modernization programs during the Build program, no? Kaya naniniwala po ako doon. And we have been friends ever since I was a mayor, he was a mayor. Medyo matagal na po yun. And in fact, San Juan City of San Juan and Davao City became sister cities nung pong kaming dalawa ay mayor. Kaya we go a long way. At tuwing nakikita ko kami, the last time, sabi niya, bago kami naghiwalay, bumalik pa siya, sabi niya, JB, tandaan mo ha, magkaibigan tayo, ano man mangyari. So that is very dear to me. Napakaganda, talagang I will always remember that. So wala akong away kay President Duterte. Ito lang pong kanya mga dating supporters. Nagulat ako bakit sobra ho silang naging pro-China. And I suspect that I'm hoping that they would realize that they are being used for destabilization efforts. Kaya nga po against dyan, because it's not gonna do our country good. Any destabilization, any adventurism at this point will not be good because it will only cause political instability and economic instability. Hindi na tayo makaka-progress talaga. Based on the experience already, no? Nangyari sa amin yan, but the country also suffered, no? It would take a while before the country would be able to rebound, no? Kaya ako, I will not really welcome any adventurism at this time. Kailangan mag-isa tayo. That's why I appeal, mag-ceasefire muna ang both, all political bickeries be set aside and let us work in fixing all of this and try to surmount all of these challenges. Sir, sabi niyo nga, no, tama ba yung take ko? Following the line of former President Duterte, but not necessarily because si President Duterte yung nag-i-instigate yung behind it. Yes, I think they're just, siguro yung perception nila, pro-China noon si President Duterte. But I don't think it's President Duterte behind it. No? Sa kanila na yan eh. Mukhang, I don't know kung totoong paniniwala nila yan o trabaho lang nila yan. There are Intel reports ka that they are being tapped by China and funded by China to cause
trouble internally. Kaya nga, kasi meron tayong external problem with China. So, they're causing commotion and trouble internally para mawala siguro yung attention ng gobyerno natin. Doon na yung focus sa West Philippine Sea ay problemahin itong internal problem natin. Again, kasama na rin po dyan yung pag-distop. No? There are certain retired military na kanilang hinihimok. I'm hoping that they would this time realize that any adventurism destabilization effort, again, I would reiterate, will not be good for the country in the long run. Sir, so sige. So, following the Duterte line, yun nga po, yung gagarahin tayo, mapupulbus tayo, wala tayong laban. Do you think it helped us as a nation, as a race, for giving us that kind of repeated statements? Well, ang ano eh, kanya-kanya naman, we just have to trust, we just have to respect the different positions. Kung in the past kasi naging friendly ang administration sa China, siguro yung tingin niya makakatulong. But ako personally, that's why I'm isa sa manan loob ko rito sa China. Alam niyo naman, advocacy ko, one of my advocacies is infrastructure and transport modernization. No, pinush natin yung North-South Commuter Line, South Long Haul, Subway, Mindanao Railway. Yung pong North-South Commuter Line and the Metro Manila Subway, it's already gaining, ano na, under construction, no? It's progressing because it's Japan and ADB who committed and financed. Itong South Long Haul, yung going to Bicol, yung Bicol Express noon, and Mindanao Railway System, nakuha na nga ng China, they committed, eh ngayon po, nakabitin. And that would have solved a lot of our problems. That could have given more potential for Mindanao to achieve economic progress and peace, and yung talagang lasting peace. So, kumbaga, how can we trust China as a real ally when yung the things that they committed to do, like yung infrastructure projects natin, hindi nga nila ginawa eh. Di ba? Kinancel po nila. Or nakabinbin itong South Long Haul, yung Bicol line, and the Mindanao Railway System. So, that's one of the things that I really have against China. It's if they are really an ally and a friend, dapat tinuloy pula. Eh, hindi pula tinuloy. Kaya how can we trust them? Sir, last point na lang bago mag-next topic si Seri. Can you expound some more? What do you have with respect to that destab? Kasi po, inuulit-ulit nyo. Meron ba talagang ganun na merong nag-a-attempt na mag-destab against the administration? Eh, kasi nung una, ang tinitira lang, alam mong politika, Speaker Martin. Tapos si Senate President Big Subiri. Pero nung huli, ako, kasi politiko rin ako. Pero nung pumasok na yung kay Commodore J. Tariel ng Coast Guard, Defense Secretary Gibo, that's because he is very firm in position against what China is doing. Ngayon po, if you would notice, it's the President already who's getting the attacks. Sinisiraan na po nila si President Bongbong Marcos. Napakabilis naman ng honeymoon. Di ba? Wala pang ano, 1.5 years. Ganyan din ginawa kay President Erap. Napakabilis ng honeymoon. Or maybe faster lang. But ako, I was not part of the team, but I would side with the president because he was given the mandate, the contract to serve in the next 6 years. In the same way, we were all given the mandates. Kaya nga, respetuhin natin yung will of the people that he was selected to lead this country in the next 6 years. Again, I'll reiterate, any adventurism or destabilization will not be good for the country in the long run. We will suffer. We will suffer political and economic instability. All the more, foreign investments will go to other ASEAN countries. Ngayon nga, natatalo na tayo sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia, in terms of foreign investments. All the more, pag magkaroon tayo ng ganitong adventurism and political instability. So, nakakalungkot kasi we are trying to fix a lot of problems, but because of these political bickerings, nauudot lahat. Well, the sad thing about it, no, we're on the administration of President Bongbong Marcos is only 1.5 years old, no? 6 years po yan. We still have a lot of things to do. Marapakarami pa natin problema ang kailangan ayusin. A lot of challenges that need to be surmounted. Ang dami, no? Infrastructure, transportation. We are about 30 years behind sa ating ASEAN neighbors. Kailangan natin maghabol. Ang dami natin kailangan gawin. Agriculture, sa food security, we have to, ito'y priority ng Pangulong Bongbong Marcos so that we can lower the cost of food in the country and strengthen the local production. Third, energy, we have to lower the cost of energy as well together with infrastructure. These are two things that we need to focus on so that foreign direct investments
would look at Philippines again, no? Kahit anong gawin nating benta sa Pilipinas, not unless we fix all of these things, they are looking at the other way. San sila pupunta? Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia. Nagiging pang dati top 3, naging top 5, ngayon top pang-anim na ang Pilipinas. So what I am saying is that there are still a lot of problems that need to be fixed. Healthcare for another, idagdag na natin. In the next 6 years, President Bongbong Marcos was given the contract and the mandate by the Filipino people. Hindi po ako parte ng unity team, but he was the one elected. We were all elected. So he was elected by the people to lead this country. Ang nalulukot po ako, napakaaga ng bangayan. 1 year pa lang, nagsimula na. And how can we work? How can we fix all of these problems that I mentioned? Energy, infrastructure, agri and others. Kung ngayon pa lang, nagsisimula na ang political bickerings. It's difficult to work. It's difficult to entice investors as well kung mayroong political instability and political bickerings. So I'm calling for a ceasefire. Ako yung nakikiusap, ang tagal pa. Siguro yung last year, doon na tayo magbakbakan. Pero ang haba pa eh, 6 years yan. And it will be difficult for us to be able to fix all of these challenges or have these programs or projects to be in place if there are, kung malakas po yung political mudslinging and bickerings. Nakakalungkot po, I was a victim also just because I am vocally against the Chinese aggression, eh, hindi ko talaga, I have to be true, hindi ko rin akalain, hindi ko rin natansya na mayroon pong mga Pilipino na magiging pro-China. I did not anticipate. During these times that there's an aggressor or a bully, in this case, China is bullying our country, I was expecting all Filipinos to be together and united. In the same way that the Senate. So sinimulan kay Speaker Romualdez, Speaker Martin, sumunod kay... Kung ikaw ang tatanungin ka, Juan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa.